Ninais ko pong iugnay ang ating mga pagbasa ngayon sa panahon na ating ipinagdiriwang na kung tawagin ay Season of Lent. Huwag po sana nating makalimutan at huwag sana tayong ma-out of focus sa tunay na dahilan o buod ng pagdiriwang natin ang 40 araw na kung tawagin ay Lenten season. Ang paanyaya sa atin palagi ng simbahan ay magsakripisyo, magdasal at magkawang gawa. In view of what? In view of our intent, at sana ngay, yan ang ating intensyon, hindi kung ano paman, to join Christ in His suffering and death, which ultimately led to His resurrection. At ganun din ang ating aasahan sa ating pagsamang ito ngayong mga panahon na ito bilang naghahanda. Umaasa tayo na makakasama tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At yan ay nakasalalay sa ating ginagawang paghahanda ngayong mga panahon na ito. Kung minsan, dahil sa ating mga maraming concerns, we try to reduce Lenten preparation into one, kawang gawa. Sasabihin natin, ay ako naman yung nagbibigay sa mahirap, hindi naman ako nakakalimot tumulong sa kapwa. But it is not all about Lenten preparation. Meron pa yung kasamang pananalangin at pagsasakripisyo. Madali gawin ang pagkakawang gawa, lalo na kung bukal ito sa loob natin, part of our good nature. Ang ayaw natin ay ang magsakripisyo dahil mahirap at hindi natin kakitaan ng kabuluhan or meaning. Yan ang epekto ng kasalanan sa atin. Ayaw nating i-embrace ang suffering sapagkat laban ito sa ating natura bilang tao. Bakit kailangan nating patawarin o kailangan mong patawarin ang taong lagi ka nang sinasaktan? Sa standard ng mundo, wala po yung kabuluhan. Bakit kailangan mong unawain ang kapitbahay mong lagi kang itinichismis o minamarites sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo ng inyong pamilya? Does not make sense. Bakit hindi mo sila gagantihan o aawayin samantalang niyuyurakan o inaapi ang inyong pagkatao? Does not make sense to understand them. Bakit kailangan mong mahalin at patawarin ang mga taong naging sanhi ng iyong pagdurusa ng mahabang panahon? Sa pamantayan ng mundo, wala po itong kabuluhan. Ano ang meaning ng pag-unawa at pagpapatawad sa isang tao, asawang taksil at walang pakialam sa nangyayari sa pamilya? Bakit kailangang gabayan at tulungan ng isang anak na suwail at matigas ang ulo na ayaw makinig? The same question, kung bakit kailangan nating lumiban ng pagkain ng karne at masasarap na pagkain, samantalang ito ang nakapagbibigay sa atin ng sense of relief sa stress natin na binabata araw-araw. Bakit kailangan nating magkasakit samantalang tayo naman ay mabuting tao? Minsan yan ang tanong natin, Lord, why me? Samantalang mabuti akong anak, mabuti akong kaibigan,
mabuti akong mamamayan at mabuti akong anak ng Diyos. Suffering has no meaning at all according to the worldly standard. Sabi nga ng iba, love yourself first. Mahalin mo muna ang iyong sarili. Hindi na uso ang martir ngayon, binabaril na sa luneta. Or minsan ka lang maging masaya, seize the day. Why embrace suffering at all? Yan ay mga tanong natin sa buhay. At totoo yan, in the world that we live in, suffering has no meaning at all. The world really does not know suffering. Ang alam lang niya ay magpakasaya. Ang alam lang niya is to seize the day. Ang alam niya lang niya ay lahat ng kaalwanan sa buhay. Because for the world, suffering has no value. Walang kabuluhan. Pero sa may mga pananampalataya lamang kay Jesus, nagkakaroon ito ng kahulugan. Kaya sa paghahanda nating ito, mahalaga na isama natin sa ating pagsasakripisyo, pagdadasal at pagkakawanggawa ang pananampalataya in order to make suffering or in order or for suffering or sufferings to have value. Sapagkat pag hindi natin yan sinamahan ng pananampalataya, wala talagang kabuluhan yan. At tatanungin pa natin ang ating sarili at sasabihin natin bakit kailangan nating magtiis. Sapagkat yan ang mundo. Yan ang pamantayan ng mundo at yan ang itinuturo sa atin. Sa mga nagnanais lamang naman sumunod kay Jesus, meron itong kabuluhan. Kitang-kita natin ang dalawang interplay ng magkaibang paninindigan tungkol sa suffering sa ating mabuting balitang narinig ngayon sa pamamagitan ng dalawang tauhan. Yung mayaman, the rich young man, at si Lazarus, ang tawag ng iba ay Dives, no? At si Lazarus. Ang pamantayan ng mayaman ay ano? Ang pamantayan ay pamantayan ng mundo. Nagpakasasa sa buhay na ito. In-enjoy ang buhay na ito. Walang naranasang pagdurusa. Ang isang mayaman, katulad ni Dives, or si Dives na isang mayaman, embrace the wisdom of the world. Bakit? Bakit ito ang naging kanyang pamantayan? Not only was he influenced by the wisdom of the world, but because the rich young man has no faith. Walang pananampalataya. Short-sighted ang kanyang vision. Ang kita lang niya ay kung ano ang narito sa mundong ito. But not with Lazarus. Minahalaga ni Lazarus hindi ang mundong ito. Tiniis ang paghihirap na dinana sa buhay. Minahalaga ang bawat pagdurusa niya. Ang kanyang suffering, he embraced. Sapagkat alam niya na hindi ang mundong ito ang kanyang tunay na tahanan. Meron pang nag-iintay sa kanyang mas mahalagang buhay na ang pamantayan ay kakaiba sa pamantayan ng mundo. At yun nga ang kanyang narating. Nagsakripisyo. He embraced his own sufferings. Naniwala. Umasa. Kaya, nung pumanaw, pareho ang mayaman at saka siya, saan siya napunta? Sa piling ng Diyos, sa piling ng mga santo at mga banal. Saan napunta ang mayaman?
sa Hades o sa dagat-dagatang apoy. Dahil sa kakulangan niya ng pananampalataya, dahil ang kanyang ginawa sa mundong ito ay walang ginawa kundi magpasasa sa buhay. Kaya wala na siyang tinanggap na biyaya sa kabilang buhay. Sa araw na ito, mga kapatid, baka meron sa ating binabaliwala ang kahalagahan ng pagtitiis at pagyakap sa krus sa araw-araw. Una, maging aware po sana tayo na bahagi yan ng ating paghahanda at paanyaya sa atin ng simbahan these 40 days of Lent. Kaya tayo ay pinapaalalahanan. Huwag baliwalain yan sapagkat it has redeeming value. Hindi kailan mawawala ng kabuluhan ang ating ginagawang kabutihan at paggawa ng mga makadiyos na bagay. Kailanman ito ay palaging mayroong redemptive value. At kung hindi man natin makamtan dito sa mundong ito, ang reward niyan, makakaasa tayo sa kabilang buhay. Yan ang paalaala sa atin ng unang pagbasa. Sa aklat ni Propeta, nahango sa aklat ni Propeta Jeremias, paparusahan ng Diyos pagdating ng tamang panahon ang mga taong walang ginawa kundi magpasasa sa mundong ito at maging makasarili na walang iniisip kundi ang sarili nilang kaligayahan. Matakot tayo sa posibleng kahinatnan ng buhay natin sa kabila kung tatalikdan natin at ating iiwanan at hindi natin i-embrace ang krus na ipinapasan sa atin bilang paghahanda sa pagsama natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At katulad ni Lazaro, let us embrace our daily crosses in life upang makapiling tayo ng Diyos, ng mga santo at mga banal sa kabilang buhay.